umuwi kami, guys, na parang ano, lantang gulay, guys. As in, parang nalanta kami, guys. So, nasayang yung pera namin, guys. Parang lesson yun, guys. Parang lesson sa amin. Welcome back to my channel. Ayan yung mga hindi pa po nakasubscribe. Subscribe na po kayo, guys. Ako nga po pala si Sam. Ayan, channel ko, Sam Tan Vlog po. Yes, guys. Andito na po ako ngayon sa Singapore. Dito na po ako nakatira, guys. Meron na rin din po akong trabaho dito. Siyempre, bago ako nakarating dito ngayon, naranasan ko rin, guys, yung mga nababalitaan natin. Isa din po ako sa mga na-upload dati. Yung unang travel ko po 2015. Kasama ko yung boyfriend ko pa yung as husband ko ngayon. Boyfriend ko pa lang siya noon, guys. Kasama ko siyang bali ang travel namin, destination namin Singapore, kasi Singapore yan siya, guys. So bali ganito yan. Galing siya ng Singapore, tapos punta siya ng Philippines para i-pick up niya ako. Samahan niya akong mag-flight. So, dumating na siya, guys, sa Philippines. Bali, parang natatandaan ko, nag-stay lang siya ng one night. Tapos, flight na namin pangabukasan. Oo, guys. So, excited kami, guys, na mag-flight. Kasi excited din siya na dalhin ako sa Singapore. Oo, guys. So, ang dala lang namin, ticket papunta sa Singapore, tapos Singapore to Philippines. Yan, back and forth na, guys, yung ticket namin. Tapos, meron na din kaming hotel accommodation for 30 days yung stay ko dun, guys. Tapos, meron kaming passport. Kasi usually naman, guys, kapag magta-travel ka, pag nagta-travel sila, ito lang yung kailangan nila, guys. Hindi nila kailangan ng maraming, ano yan, parang may pilig mata. Day lang, guys. Parang may, ayan. Kapag magta-travel sila, guys, hindi na nila kailangan ng maraming requirements. Oo, ganun lang yung dala nila, guys. Tsaka pocket money. Nabanggit ko na ba yun? So, ganito lang yung piniprepare namin, guys, yung hinanda namin. Oo, guys. Tsaka, wala ako, guys, ng... Hindi ako nag-search kasi hindi namin alam, eh. Hindi kami nag-search kung ano yung mga requirements. Hindi kami nagtanong. Tapos, sakto pa naman, guys, nung flight namin. Sunday. So, yung mga office, sarado. Sarado kung kanino kami magtatanong. So, nakarating na kami sa airport. Sa Clark Airport. So, ang nangyari, kasi siya, Singaporean naman, labas-pasok na rin sa ibang country. So, okay na. Nandun na kami sa immigration, tapos, siya, nakapasa na siya, guys. Tapos, ako na, guys, yung susunod. So, nung sa akin na, guys, ayun, dinala ako dun sa, ano, sa interview. In-interview ako, tinanong kung ano yung mga dala kong requirements. So, yung mga dala kong requirements, yun nga, back and forth na ticket, hotel accommodation, passport, tsaka money, yun lang yung dala ko. Eh, may mga kailangan pa pala, guys, lalo na kapag pupunta ka ng Singapore, tapos fiancé mo yung kasama mo. May dagdag requirements pala nun, guys. So, Sunday yun, hindi kami makakilos ng mabilis kasi Sunday yun, guys. Walang office. Tapos, sinabi namin sa officer kasi wala naman pong nagsabi sa amin. Kasi hindi rin kami nagtanong. Walang nagsabi sa amin. So, binigyan kami ng yung important na requirements na kailangan lakarin pala yun sa Manila, guys. Sa Manila pa pala lalakarin yun. Tapos, yun yung requirements na yun.
kapag fiancé ka na, pupunta ka sa Singapore. Oo, guys. So, ayun, guys. Medyo nagkagulo na. Medyo nagtaas na rin ng boses yung asawa ko. Boyfriend ko pa lang siya dati. Sabi niya, ganyan, bakit ano, walang nag-inform kung ano yung mga ano requirements. So, ang in the end, guys, asawa ko, hindi na siya nag-flight. Nag-stop, nag-ano na rin siya, guys. Kinansel niya yung flight niya. So, ayun, guys, ang nangyari sa amin, dahil na-offload ako dahil wala akong requirements. Oo, guys, noong 2015 yan. So, ang in the end, umuwi kami, guys, na parang, ano, lantang gulay, guys. As in, parang nalanta kami, guys. Hindi na naisipan na ng asawa ko na mag-hotel, matulog ng isang gabi. Kasi, bali, nag-book ulit siya ng ticket. Pangabukasan, balik siya sa Singapore, guys. Oo, guys. Kasi wala talaga kaming alam, guys, nun. So, nasayang yung pera namin, guys, sa, ano, sa ticket, hotel accommodation, tapos 30 days yung stay ko doon. O, nasayang yun, guys. So, parang lesson yun, guys. Parang lesson sa amin. So, umuwi kami, tapos, nagulat yung, ano, pamilya ko. Oh, ba't andito kayo? Mga bukasan, nagtrabaho na rin ako, tapos, asawa ko, nag-flight na rin papuntang Singapore. Nagulat din yung mga katrabaho ko. Ba't nandun ako? Ayan, sabi ko, ayan, na-offload ako. O, guys. So, syempre, guys, ayan muna yung unang story natin. Ang next story natin, sa susunod, kung ano yung mga dala kong requirements, ano mga dala kong requirements, paano ako hindi na-upload? O, guys, ito, nangingilabot ako, guys. Tsaka yung next na, bali, 2015 ako na-upload. Nag-try kami after 1 year, 2016, guys. Yung buong taon na yun, guys, oh guys, grabe, nangingilabot ako ngayon. Yung buong taon na yun, guys, nag-research talaga ako kung ano yung mga requirements. Malapit na, kailangan ko na mag-prepare papuntang trabaho. Oh, itong next video, guys, ano yung mga dala kong requirements, paano ako na-approve. Yes, guys, second attempt ko, guys, na-approve ako, guys. Oo. Tapos, nung na-approve ako, tuwang-tuwa sa akin yung officers, guys. Bakit ganun yung dala kong requirements, guys? Oo. So, abangan nyo yan, guys, sa next video. Siyempre, para ma-excite din kayo, ito yung mga dala ko, guys. Ayan, guys. Ito yung mga dala ko. Nung pinakita ko yan dun sa officer, tuwang-tuwa siya sa akin, guys. Tuwang-tuwa siya sa akin, bakit ganito yung dala kong mga requirements. So, hanggang dito lang, guys. Abangan nyo yan. Siyempre, bago natin ikwento yung magandang nangyari, ikwento muna natin yung una, diba? Kung kukwento ko agad yung paano ako na-approve, hindi nyo alam yung ano yung story ko ng na-offload ako. So, guys, bye! Hanggang dito na lang!